Alright guys, so yung topic natin ngayon is yung arithmetic operators. So ano nga ba yung mga arithmetic operators natin? Kung sa math meron tayong addition, subtraction, multiplication, division. Sa programming meron din tayo tinatawag na ganun din. So plus, minus, and then multiplication and division. So ang pinagkaiba lang sa programming language, itong asterisk ay symbol ng multiplication. So, itong forward slash or slash yung ating division. So, paano yan? So, paano natin apply yan sa programming natin? So, yan. Save lang natin. So, ang una nating step para makapag-ano tayo. So, gamitin natin muna yung addition. So, lagay lang tayo dito ng label. Addition. So, yan. Tapos, lagay tayo ng console.log. So, yung x. So, gusto ko yung x is maging, let's say, mag-declare muna tayo ng var. So, let x equals 10. So, meron tayong fixed value na 10. Ngayon, pag di-display natin siya, mag-add tayo dito ng 10. So, addition to. Yan, naging 20 siya, diba? Kasi nga, gumamit tayo ng add. So, in basically, sa math, so, add. So, pagdating naman sa multiplication, then subtraction muna tayo. And subtraction, so let x equals 10. Sabihin natin na y na lang. So console.log natin. Or para mas para makita rin natin. Y and then minus 2. So y minus 2 ibig sabihin subtraction ginamit natin. So yan, meron tayong 8. Ngayon sa multiplication. So sa multiplication meron tayo ditong variable let z equals 5. So console log natin let yung ating z na variable. So, times natin yung 5 sa 5. So, dapat lalabas dyan is 25. So, yan. So, sa addition, subtraction, and multiplication. Sa division naman, meron tayo dyan division. So, meron tayo ditong variable let. So, W na lang. So, sa W, meron tayo dito let's say sabihin natin na 14. Yan, so console log natin. So yung 14 natin divide natin yan sa 2. So let's say W divide 2. So lalabas diyan is 7. So 7 times 7 ay 7 plus 7 14 or 7 times 2 14. So yun yung mga factors niya. So ayun yung pinaka basic dito sa ating arithmetic operators.